Si mahal na mahal lang, di ba sabi ko sa iyo, MJ, na mahal na mahal ka ng camera, pero hindi ka mahal ng audio. So you have to work with your audio. Ang audio mo sa lapel, pag ipinasok sa editing, ang decibel mo mababa. So kailangan mag-modulate ka. Kailangan ilabas mo. Kasi sa editing, pag nagpareho kayo, at tinaas ang boses nito, bababa ka, so hindi siya mag-match. Pero ang nagustuhan ko kay MJ, disiplina, kung anong oras siya natuto na, tapos yung preparation niya naroon na. Tapos si MJ, ano, siya hindi po, hindi siya madami. Kunyari, kahit yung isang cast na doon, alam mo na mawala si MJ kasi sinusundo niya. Tapos sobrang magaling siyang mag-support. Kaya kung may mga project po kayo, binenta talaga, si MJ po, sobrang masarap kasama po yan. Iyahatid niya po kayo kahit saan niyo po gusto. Iyahatid niya po kayo kahit saan niyo po gusto pumunta gamit ang mga magagandang kotse. Ganoon. Parang kantay po kayo natin. Hindi, ano yun, secret lang yun. Ito ay pangalawa niyo yung project right now, Not Together. Yes. Actually, kasi sinabi ko na before na na-discover ko sa kanya before is yung pagka-passionate niya sa craft niya. Pero dito sa series na to, mas na ano yun, mas na-amaze ako sa kanya. Kasi gaya ng sabi nila, hindi biro yung character niya dito. Hindi biro yung character niya dito. And nakita ko sa kanya na kung paano siya mag-internalize, paano niya inaral yung character talaga niya is hindi lang basta-basta, hindi lang parang mabasa lang niya yung script, go na, parang ganon. Buong gabi niyang ino-overthink yung kung paano niya gagawin yung dapat niyang gawin. So doon ako pinaka-na-amaze sa kanya. Kaya Beaver naman, nakasama ko na rin kasi siya. Pero yung time kasi na hindi kami talaga close. Kasi parang ako noon, yun yung first project ko, nahihiya pa akong makipag-close, makipag-interact sa kanila. So dito ko na alaman na napakakulit pala talaga niya kasama. Na pag nakakulos mo siya, sobrang makakabiruan mo talaga. And sobrang naging ano ko siya dito, chika buddy. Ang dami namin napag-usapan and nalaman sa isa't isa dahil sa project na to. Ako naman po kay Jassy. Ang naroon ko sa kanya kasi noong genius kids nga po, pareho po kaming bago. And nakita ko po sa kanya na kung gano'n po siya kabilis magutom. Even during the pandemic po, continuous po yung improvement ni Jassy. And nakikita ko po dito yung hard work niya. Ako naman po kay Jassy. Napakabilis umiyak. Hindi pa ako umiiyak po. Umiiyak agad. So ngayon, grabe. Tsaka ano, kapag ka nagbibitaw ng game niya si Jassy, eh ano talaga, dama talaga, dama ko. Exactly, tsaka yung ano niya eh, yung pagkabisa ng script. Ako, binato ako sa sarili ko. Hindi ako masyadong makasauli ng script. Ah, di ba direct nakakaudal-udal pa nga ako. Kaya ayun, proud ako sa kanya. And salute. Kaya sinasalo niya ako minsan. Ako po personally, okay lang naman po siya sa akin. Kasi doon naman kami talaga din nag-start and mas nakilala. So if it will help us more, why not, di ba po? And blessing pa rin po yan. So ano natin, yakapin natin yung blessing na yan. So, ako personally, walang problema sa akin po yun. Si, and magaan siya kasama, magaan siya ka-love team, hindi mo mapipil na parang ano. Supportahan po kasi kami, so, which is a good thing po sa isang love team, di ba po? Kaya, walang problema sa akin. Wala din po problema sa akin. Tsaka, dito rin kami nagsimula, sayang din mga pinagsamahan, sayang din yung mga pinagdaanan namin po. Kung maaari, kung kami lang din, o kami lang din, okay na din. So, we have a set of questions from Georgia. Ako, din sa aking character ko. Best friend ko kasi dito si Barry. Then, namatay yung mother niya dito, kami yung naging family niya doon. And then, ang naging mensahe nito is kahit anong problema ang mangyayari sa iyo ng kaibigan mo,
nandiyan ka para lang, nandiyan ka lagi para sa kanya. And then yung ginawa ko dito, which is, yun talaga yung gawain ng ano, totoong kaibigan. Hindi mo siya iiwan sa ere, tulad ng iba, na ano, bakit yung problema, iiwan mo na gano'n. Ako, agad dulo dito, sinuportahan ko siya, as character. Iba. Ako siguro, it's also friendship and family. Na I think po dun sa series, ang pinapakita ko ng character is if may problem po kayo, you can always approach your friend or your family. I think yun po yung pinaka main act po ng character ko is he's always there for his friend. Yun po. Ako naman po, si Natasha kasi dito, kung mapapansin niyo po sa simula, is very ano lang siya, happy siya palagi na kahit saan siya mapadpad, pwede mo siyang isama, like, makakaklose niya talaga lahat, gano'n, parang nang bait niya, gano'n. Pero sa last few episodes, meron pala siyang dinadala. So, very timely siya ngayon, especially sa mga teenagers na hindi nila kayang magsabi ng tunay nilang nararamdaman, like, ng problems nila, is kinikip nila sa sarili nila. So, yung ano talaga, very relate din ako sa kanya kasi kahit naman sabihin natin meron tayong someone na pag-share natin ng problems natin is meron at meron pa rin tayong iniiwan na sa sarili lang natin na hindi natin kaya na magugulat na lang yung iba nating kaibigan, magbe-burst out na tayo, magbe-breakdown na tayo kasi mabigat na pala yung dinadala mo. So, ito yung parang message niya is lagi mo lang ano, lagi lang matatandaan na parang meron ka makakasama na tatanggapin ka, willing makinig ng mga rants mo sa buhay, whatever happens na kahit masasabi ko nga rin na parang hindi lang siya sa kaklose mo. Meron din yung mga kakakilala mo lang na yun pala yung makikinig pala talaga sa'yo. Yun pala yung totoo sa'yo. So parang ganun yung akin na as much as possible, huwag mo lang i-keep sa sarili mo. Kasi ikaw lang din yung mahihirapan. Kung meron kang mapagsasabihan kahit hindi man in details or makakasama, is ikaw muna kasi pag sa sarili mo talaga, ikaw lang din yung mahihirapan na parang every night maiiyak ka kasi parang wala kang mapagsabihan, di ba? So lagi mo lang tatandaan na you have your friends, your family, who always got your back whatever happens, yun po. Ako naman po may mga ilan din po akong ano, nagkakatugma kay Barry ng mga tao, mga kasama ko. Parehas lang din po kay Barry, konti na lang eh. Kaya ako napupunan ko po sa kanila, siguro kulang lang sila sa lakas ng loob. Ganun. Kasi si Barry dito, hindi siya friendly, takot siya sa tao, hindi siya nakikipag-usap kung kani-kanino. Kaya gusto ba, mensahe ko lang sa kanila, lakasan na lang din ang loob. Tsaka huwag mong pawakayan at sarili mo na patawin ka. Importante yung kailangan meron kang self-confidence. Para sa mga ano to, sa mga dapat, deserve nitong sasabihin ko. Kaya importante, alam mo sa sarili mo na mas kamahal mo yung sarili mo. Yun lang yun. Salamat po. May add lang po pala ako sa akin is since we, like, eto kasing roommate is talking about like mental health, di ba po? So para sa mga may pinagdadaan yun, like gusto ko lang sabihin sa inyo na always check on your friends. Maybe they're happy outside but deep inside, meron na pala silang dinadala. So always ask them if they're okay. Kasi hindi porke masaya siya, yung pinapakita niya sa inyo is they're really okay. So yun lang yung gusto ko din i-share sa ibang tao. Mental health is not a joke po. So i-take natin siya as a serious matter. So ayun po. Yung last question ko kay Dylan. Last question na lang po from Sir Alan Sancon. Second to the last. Sir Alan. First, congratulations sa Recon Cast for the roommate. Actually, nang binabanat po namin kanina, parang nga siyang hindi pang FB, no? Sana mas sa streaming or sa cinema, mas maganda yung mga shots, sa mga acting, very promising. Yung question ko first to Jazzy and to Henry. Tanong ko lang kung, kasi parang mahirap pagka simulang love team, di ba? And mahirap din i-create yung chemistry dun sa love team. Yun ang isang inaabangan, yung kilig, di ba?
kayo personally, how you create your own chemistry dito sa roommate? Kumbaga, is there any challenges that you encounter dun sa mga eksena ninyo? May kailangan mo kayong pag-usapan, di ba? Paano nyo pakikiligin yung mga fans ninyo and viewers? Meron po talaga, lalo na po yung sa movie namin, kasi yun yung first time namin mag-work at ako, first time ko magkaroon ng love team. So hindi ko alam paano magpakilig, paano ba, ano gagawin? So as a girl, mahihilang ka rin, di ba po? Yun yung naging problem namin nung una. Kasi parang nagkakaroon pa ng ilangan, simula. Pero nung as time goes by, nagkakausap na kami palagi, nag-usap kami na hindi dapat, parang hindi siya mag-work kung magkakailangan kami parehas. So, nag-ano kami, parang kami dalawa lang magkasama. Usap kami, talk about each other's interests, kung ano mang ganun sa buhay, parang ganun po. So, doon kami, nag-come-out ako, personally, nag-come-out na ako sa shell ko, na hindi pala ako dapat nakailang sa kanya kasi ang komportable niya kasama. So, doon na po nag-start, parang sabi nila, doon na nag-start yung natural chemistry namin, na parang kahit magtabi lang kami, may napipil silang kilig, parang ganun po yung ano nila. So parang natural siya sa aming dalawa na lumabas. Na atin na ako lumalabas po, parang ganun. Henry. Sa akin naman po kasi, kaya nung pag nasa shoot kami pareho, minsan pinag-uusapan namin, ano ba, pagdating sa acting ha, pagdating sa acting, sinasabi ko dito kay Jana, ano kaya dyan, ganito gawin natin. Pero, minsan nakakalimutan namin din mag-usap about dyan. Minsan nagiging totoo na lang din. Diba, direct, minsan, at the spot tayo. Nagiging, oh, rolling! Kasi sabi ni direct, rolling, 5-4-3-2, action na. Hindi ko pa naman ang gagawin namin, hindi pa kami nakapag-usap nito. Kasi, okay, bahala na ako. Then, acting kami. Parang ano lang, co-connect yung utak namin pag nasa set. Parang kahit di namin pag-usapan, hindi namin namamadayan na nagpapayong nasa isip namin dalawa na gawin. Kaya sinasabi ko sa isip ko, acting ba to? Yeah. Okay naman. Importante you enjoy your role. Yes. Diba? Yes. Yung second question ko for MJ sa kay Weaver. Tanong ko lang kung, kasi parang importante rin yung role niyo bilang support dito sa roommate, di ba? Kayo personally, saan nyo gustong makilala kayo bilang aktor, di ba? And karamihan sa mga bago tinatanong namin, sino yung mga gusto nyong mga makasama soon kung kayo na yung magiging lead character, di ba? Ayan. Aside kay Mutia. Weaver. Ako po, I would say sa roles po, kahit na rin naman po, pero I would definitely like the experience from roles po. And sa color team, wala na po kasi yung maisip na ka-age ko na nasa, well, technically hindi ko ka-age si Francine eh, pero pwede din po if ever, pero si Mutia po talaga yung nakikita ko. And alam po kasi yung iba pang maisip na ka-age ko, na close po sa age range ko, yun lang po. Si Mutia na nga lang. Okay. Ay, meron naman po mga pero mga bago lang po kami sa, kasi meron pong special workshop po sa amin ngayong mga contract artists ng ABS. So, nag-meet naman po kami and baka po may plano po sila sa amin. Go see po. Okay. Thank you. See you, MJ. Ako sa kagam team, wala pa ako naisip. Pero syempre, hindi si Francine. Ako may naisip. Ako naisip ko si Francine, pero ayoko naman mga ago, di ba? Gusto ko sana yung syempre, yung magkakaroon talaga kami ng spark kami dalawa kasi hindi kami namadali. Sa role, ang sabi ko nga kanina sa interview is, gusto ko muna magkaroon ng mas maraming experience bago ako mag-leading man. Ay, gusto ko kasi magkaroon ng project na ako yung nag-lead. And then, pero ang gusto ko, magkaroon muna ako ng mas maraming experience para pagka ginawa namin yung project, mas mabigay ko yung kung ano yung kailangan. I mean, mabigay ko yung best ko kasi may experience na ako. Okay, thank you. So, congratulations. Sana magkaroon ng season 2. May S na, roommates.
Thank you, Alan. We're hoping for a second.